Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dobling pagalang po sa ating beloved pastor, Willie Estrada Almeda, maging sa beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, maging sa kanilang pong mga beloved children, all Almeda family, beloved Almeda family. Hallelujah, praise the Lord. Pasasalamatan ko po sa mahal na Panginoon. Nasave po ako way back 1993 po, December. Marami po akong bisyo na hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko. Bali po may nakapag-share po sa akin, nakasamahan ko po sa trabaho. Sinama niya po ako. Sabi kong gusto mong magbago. At nung dito na nga po ako, nung nabautismuhan po ako, nawala po lahat ng mga bisyo ko. Man, yung pagmumura ko po, naalis po yun. Pati po yung masama ko pong ginagawa dahil ako po ay mayroon po ako naging amo na kung tatawagin talagang sindikato po. Hindi po lumalaban ng parehas. Lahat po dito sa Metro Manila na ginagawang panlalamang sa kapwa, yun nga po, yung po ang amo ko. Pero po ako po yung naging tauhan po nila. Sobrang, kahit po ganun na milyon-milyon yung kinikita ng amo ko, pero po ako, ikahos po ako sa pamumuhay. Hanggang sa nag-resign po ako doon sa trabaho na yon dahil masama nga po ang ginagawa. Puro panlalamang sa kapwa. Mga kilalang kumpanya po dito sa Metro Manila. Ang nag-resign po ako, dahil nga po, may takot na nga po ako, dahil nabautismuhan na nga po ako. Ayaw ko nang gumawa nung ginagawa ko dati. May takot na po ako. Hanggang sa naglingkod na po ako ng naglingkod, naalis na lahat ng bisyo ko. Dumating po yung pangatlong taon ko po, 1996, nagkaroon po ako ng karamdaman na sakit po sa atay, naninilaw po ang buong katawan ko po. Hanggang sa nararamdaman ko po yung kirot ng aking likod, sobrang sakit. Hanggang sa nagpa-check po ako sa doktor, pinatingnan ko po kung bakit ako naninilaw. At nangihina po ako. Sinabi po ng doktor sa akin na ako po ay may sakit po daw sa atay, kaya po ako naninilaw. At yung sakit ko po ay nakakahawa daw po. Sinabihan po yung aking malasawa na hiwalay po ang aking pinggan na kakainan dahil yung baka mahawaan po yung mga anak ko. Hanggang sa ganun nga po, naramdaman ko yung lungkot dahil ako po ay nagkaroon nga po ng karamdaman, pero nanampalataya po ako sa mahal na Panginoon na ako'y kanyang pagagalingin. Nagsumamo po ako, sabi ko, mahal na Panginoon, maliliit pa po ang anak ko. Dugtungan niyo pa po ang aking buhay. Gusto ko pa pong maglingkod sa iyo. Sa unang panalangin, beloved pastor, beloved assistant pastor, pagalingin niyo po ako, mahal na Panginoon. Hanggang sa umabot nga po, inabot po ng 2 linggo, gumaan na po yung pakiramdam ko, nawala na po yung paninilaw po. Hanggang sa nawala na po yun, na hindi po ako uminom ng gamot. Nanampalataya po ako sa mahal na Panginoon. Sabi nga po nila na mamatay, mabuhay sa mahal na Panginoon. Ganun nga po ang ginawa ko. Hanggang sa tuloy-tuloy, dumalo po ako ng dumalo. Umabot po year 2000, bali parang nanghina po ako sa paglilingkod. Dahil inisip ko, puro trabaho na lang po, trabaho. Hanggang sa po, nagkaroon po ako ng karamdaman, appendicitis. Sumakit po, alas 2 ng hapon, hanggang inabot po ng alas 8 po ng gabi. Masakit po yung tiyan ko. Hindi na po ako makalakad ng diretso hanggang sa sinabi po ng aking malasawa na dalin nga po ako sa doktor. Pumunta po kami. Nung pagdating po doon, sinik po ng doktor na ako nga po ay may appendicitis. Sabi po ng doktor, ooperahan nga po ako. Pero natakot po ako nung sinabing ooperahan ako. Ang inisip ko, sabi ko, ayoko magpa-opera kasi baka ako mamatay pag ako nagpa-opera. Sabi ko sa aking malasawa, umuwi na lang tayo. Sa ganun nga po, nung umuwi po kami, nakalakad na po ako ng diretso. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon.
Hanggang sa umabot po ng 4 na araw yata po yun, ang naramdaman ko na po, parang unti-unti na po akong nalalason ng yung appendicitis po. Hinang-hina na po ako. Masakit na po yung tiyan ko. Hanggang sa nabalitaan ko nga po na may nakapagsabi na nakababa na raw po ang malapastor mula po dun sa Talipaw sa bundok. Nung nalaman ko po yun, parang nagkaroon po ako ng kalakasan na parang hindi pa ako mamamatay. Kasi naramdaman ko po parang mamamatay na ako. Nagkaroon po ako ng kalakasan hanggang sa nanood po ako ng mga balita, nakinig po ako sa radio na hanggang narinig ko po ang beloved assistant pastor na nagsalita po, binati po ang malapastor sa Zamboanga. Doon po, nagkaroon po ako ng kalakasan, unti-unti po, nawala po yung sakit ng tiyan ko po. Well, hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa Mala Panginoon dahil pinagaling niya po ako doon sa appendicitis. Maraming salamat Mala Panginoon sa unang panalangin beloved pastor, beloved assistant pastor, beloved children. At nagkaroon, nung pasasalamatan ko rin po sa Mala Panginoon, year 2020 po, July 17, naramdaman ko po na sumakit po ang baywang ko. Napakasakit. Inabot po yun ng alos isang taon, 2021. Sinabihan po ako ng anak ko na ipa-check up kung araw po kung ano po yung sumasakit sa baywang ko. Sabi, dahil ayaw ko nga po pumunta ng doktor, pinababayaan ko lang, okay lang, dalo po ako ng dalo. Hanggang sa, pag ako po nakaupo dyan, noong 2020, bali, alos sobrang sakit po. Alos hindi ko maintindihan yung nagpapatotoo dito dahil nararamdaman ko nga po yung sakit. Pero binabaliwala ko lang. Hanggang sa umabot po ng year 2021, dahil sa trabaho nga po, nagkaroon po ng medical. Nagpa-medical po ako at nakita nga po doon na ako po ay may sakit po sa kidney. May bato raw po ako sa kidney. Sabi po ng doktor sa akin, kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, gusto mong gumaling, makabalik sa trabaho, uminom ka ng gamot. Sabi ko, hindi ako inom ng gamot. Pero hindi ko po sinabi sa doktor po na ganun. Itinapon ko po yung reseta. Hindi ko po sinabi sa aking malasawa dahil baka magalit sa akin na hindi ako inom ng gamot. Hanggang tinapon ko nga po yung reseta na yun, nanampalataya po ako sa Mala Panginoon, sa turo po ng beloved pastor, na manampalataya sa Mala Panginoon, at ako'y yes, pagagalingin po. Ganun nga po ang ginawa ko. Hindi po ako uminom ng gamot, hanggang sa nakabalik po ako ng trabaho. Dahil, ganun, yun nga po, hanggang sa, nung ito pong 2022, na medical na naman po ako, nung August lang po, doon po nakita yung result. Kaya nagpapasalamat ako sa Mala Panginoon. Dahil, bali, dalawang doktor po yung bumasa ng result, magkaiba po ng doktor po yon. Ganun nga po resulta, clear na po na wala po akong sakit sa kidney, praise wala po Lord, akong hallelujah. Bato. Kaya nagpapasalamat po ako sa Mala Panginoon. Maraming salamat, Mala Panginoon, at ako'y pinagaling mo. Amen. Sa unang panalangin, beloved pastor, beloved children, maraming salamat po sa mga panalangin niyo po. At papasalamat po ako sa Mala Panginoon dahil sa Martes po, bali, kaarawan ko rin po, pang 55 years old po ko na po, kaya napapasalamat po ako. At isa pa po, pasalamatan ko po doon sa bali, doon po sa Antipolo po. Bali, last money ko na lang pera po yon, 40 pesos. Yeah, bali, niisip ko po, wala akong pambayad sa, ano, kung sakaling maplatan po ako, wala akong pambayad sa vulcanizing. Kung hatiin ko pa, sabi ko, ibigay ko na lang sa Mala Panginoon. Ngayon ko lang gagawin sa iyo to na last money talaga na ibigay ko talaga. 40 pesos na lang po yon. Ibinigay ko po, binaliwala ko, sabi ko, bahala na, kahit maplatan ako. Hanggang sa, nung uwi na po, papunta na po ako ng parking, nasa lubong po ako ng kapatiran. Bali, nag-usap po kami. Maya-maya po, inabutan po ako ng 200 pesos. Sabi ko, maraming salamat, Malapon. Napakabuti mo talaga, Malapon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tangin sa pinakamamanapang nasa sipo lamang.